Happy morning! Hi, mga girls, kamusta naman ang week ninyo so far? Ay, naku, ang bilis! Grabe! Sobrang bilis. Kalahati na ng February, di ba? Yes. Naku, pangatlong araw na pala namin ngayon dito. Time flies. Hindi namin namamalayan na sobrang we're just having so much fun. Wala, parang wala lang, di ba? Parang kakaumpisa pa lang namin dito, di ba? Parang ganon. But anyway, kamusta kayo? Kamusta kayo mga misses? Ano mga ginagawa ninyo? Kung ano man ang ginagawa ninyo, kung nagpa-plancha man kayo, nandamit ni Mister, nag-aayos ng mga pagpasok ng inyong mga anak, or kakagaling nyo lang sa palengke, kung ano man ang ginagawa ninyo, okay lang yan habang nanonood kayo ng Happy Wife, Happy Life. Dahil nandito kami para aliwin ang inyong morning. Tama. Kaya wag na wag kayong aalis mga misis dahil mas masaya talaga dito sa Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy, ang kids at baby, pati si hubby. Oh, happy place every day. Happy wife, saya saya. Happy life, saya saya. Happy, 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 a happy morning to you. Mga mommy, nako, problema nyo ba ang kumakalabasang grade sa mga anak ninyo? Sila ba ay tamad mag-aral? Don't worry dahil hindi kayo nag-iisa. Eto at maghahanap tayo ng solusyon para dyan. Ako po si Christina Tombok, 36 years old, nakatira sa Sembo, Makati City. Ako po ay may dalawang anak, isang babae, 10 taong gulang, grade 5, at isang lalaki, 8 taong gulang, grade 3. Yung panganay ko, okay naman sa school, nag-excel, wala naman problema. Yung pangalawa ko, doon ako nagkakaproblema kasi medyo tamad mag-aral. Tamad bumangon sa umaga, sometimes 3 times siyang hindi nakakapasok sa loob ng isang buwan kasi parang tinatamad siyang bumangon, ayaw niyang pumasok, may mga ganun siyang pagkakataon eh. Ayaw magsulat, napakaliit lang na sentence ang isusulat, umaabot ng 1 hour. Sinusubukan ko naman kausapin, may time naman na nakikinig, may time naman na parang tinitake for granted lang niya yung sinasabi ko. Sabi ko every time na makakakuha siya ng mataas na grades, papakainin ko siya sa mga fast food chain, dadalhin ko sa mga toy store, at saka dadalhin ko sa mga malls. Sa ngayon, kailangan ko sana ng tulong o mga payo kasi pakiramdam ko yung mga ginawa kong paraan ay kulang pa rin para maingganyo yung anak ko mag-aral. Nung nagkita kami, dinala ko siya kay Miss Jazz para makakuha kami ng tips sa kung paano maiingganyo yung anak na mas mag-aral mabuti, kung paano mas gaganahan, para naman gumawa ng assignments pagdating sa bahay. Hi, Miss Jazz! Hi, Miss Danica! Ito po si Mami Tina. Hi! So siya po yung ating tutulungan today. Okay, upo po kayo. Miss Jazz, ano po yung mabibigay niyong advice kay Mami Tina at saka doon din po sa mga mommy na nanonood para po sa kung anong magandang gawin para maingganyo yung mga bata na mag-aral sa bahay at gumawa po ng assignments? Ang advice natin kay Mami Tina at saka sa mga mommies natin ay maganda kung magkakaroon tayo ng study corner or study area at maganda ma-involve din yung anak natin na pag-setup. No? Pwede natin lagyan ng mga decorations, stickers, mga favorite cartoon characters niya. Nang sa ganun, eh mag-enjoy siya tuwing siya'y mag-aaral. No? Kapag attractive yung kanyang study area, maaaring ma-encourage pa siya more na mag-aaral. Maganda ang mga magulang ay involved sa education ng kanilang mga anak. At may papakita natin to sa iba't ibang pamamaraan, gaya ng pag-uwi si yung anak natin, no? Pwede natin kamustahin, ano ba yung nangyayari sa school, ano ba yung mga ginawa nila, ano yung mga natutunan niya, maaaring kilalanin mo rin yung kanyang mga friends. So, yung pag-show ng interest ni mommy sa education ng kanyang anak ay malaking bagay yon. At maaaring makatulong ito na ma-motivate siyang mag-aral. Maganda rin na alamin natin yung mga lessons nila. Kahit magkonting research-research ka lang kahit papano, para nagiging topic nyo rin, habang kumakain, gano'n. Yes, tama si Miss Danica. No, take time to sit down at buklatin ang libro, ang mga notebook, para alam ng inyong anak na kayo ay interesado rin sa kanyang pinag-aaralan. Minsan nga, feeling ko grade 3 din ako. Oo, ako din. Feeling ko grade 3 din ako.
Ang pangatlong tip naman natin sa ating mga mommies is yung mga everyday moments or yung mga everyday routine na ginagawa natin sa bahay and even the bonding moments natin, yung quality time natin sa ating anak, ay gawin din natin siyang learning moment, no? Na kung saan halimbawa, kayo ay nag-grocery or namamalengke, isama niyo siya at doon pwede kayong mag-identify ng mga fruits and vegetables at marerelate nyo yon sa napag-aralan niya sa school. In that way ay may encourage din siya na ma-refresh din kung ano yung kanyang napag-aralan. Dapat na-apply talaga sa ano, yes, sa buhay. It doesn't have to be in a formal setting eh. Kahit yung naglalaro kayo o sa mga gawain, maraming matututunan. Tama yon, tsaka ano, nag-e-enjoy pa sila at the same time. Dapat fun learning yung ating mga anak. Pagdating naman po sa pagkain, ano yung mga dapat na pinapakain sa mga bata? Siyempre, no, yung mga mommies dapat lagi nilang hinahanda yung mga masusustansyang pagkain, yung mga fresh fruits and vegetables. Dahil ito ay, bukod sa iwas sakit ang ating mga anak, ay nakakatulong din ito na mas maintindihan pa nila yung kanilang pinag-aaralan sa eskwelahan. At yung baga ang magiging maganda, makakatulong to sa pagiging maganda yung kanilang mood araw-araw. Tsaka iwas junk food, no? Yes, tapos huwag sobrang tamis. Kasi yung anak ko, nasobrahan sa tamis, kinausap niya ako ng teacher, over na daw sa pagka-hyper. Ang binabaon niya po, rice it, pero pinapabaon ko hot dog, tostino, langganisa, nuggets, kasi yun ang madaling lutuan sa umaga. Yeah, so ngayon, si Mami, dapat magtsatsaga kang maghanda. siguro mas gigising po kayo ng mas maaga. Ibigyan kita, Mami, ng mga madaling recipe. Ayan, gusto ko po. Na healthy. Na healthy. And syempre, no, isa sa mga importanteng pwedeng gawin nila, Mami, is i-recognize natin yung mga simple achievements ng ating anak. Like for example, no, naka-submit sila ng project or nakatapos sila ng project, maganda bigyan natin sila ng reward, pwedeng yung favorite toy nila, favorite food nila, and yun, tama, no, yung verbal praise na kung ating tawagin na sasabihan natin sila ng very good. Wow, galing-galing! Nakakatulong yun, at mas nagiging, nakakatulong yun sa confidence ng bata. Tama, agree. At pagka ganito yung ating approach sa kanila, syempre, mas pagbubutihin pa nila yung kanilang pag-aaral. Natuwa ako nung narinig ko yung mga message ni Miss Jess kasi hindi naman pala ganun kagrabe yung anak ko. Meron lang ako mga hindi nagagawa sa kanya na dapat kong i-apply para matutunan niya. I'm sure baka ito may mga bago na tayong tips. So, konting pag-iingganyo lang. Push pa. I hope maraming natutunan si Mommy Tina and sana kayo rin mga mommies na dapat talagang alamin natin ang mga pangangailangan ng ating mga anak. Make learning fun, tayo ay makisama sa kanila, tanungin kung ano mga pangangailangan nila. Huwag natin iasa lahat sa school, dahil ang importante ay kung ano ang natututunan nila sa bahay. Diba? Ang importante ang magagabay po natin bilang mga magulang sa kanila. I wanted to learn a different kind of art, which is, I guess, yung paglalala nga, hindi itong mga papel na to. But who would know na isang ordinaryong papel can turn out into something really beautiful. Alam ko namang pa-summer na, pero gusto ko pa rin humuling hirit ng taglamig. Kaya eto, mga misis, ilabas nyo na ang inyong mga scarves. At tuturuan ko kayo ng iba-ibang paraan, shawl. Para kung paano ito isuot. Siyempre, pinaka-common yung ganito. Yeah, pang-winter yan. Ginaw. Pwede naman itong accent piece, di ba? Hindi naman kailangan parang ano. Yung iba parang may pag-ganyan na drama. Uh-oh. Pero parang nakakasakal. Oh, meron yung parang nakaganon, tapos may dalawang iso. Meron naman. Ito, ganyan. Yan. Parang pwede rin headband. Oo. Parang nakaganyan siya. Tapos pwedeng mas mahaba pa to, kay bahala. Ayan. Tapos meron din isa. Tapos i-shoot mo, di ba? Yung... Ayan. Oo. Pag ano. It's so cold here in Hong Kong. Ganun na talaga. Mga misis, kasi pwede naman natin talagang ano to, yung to brighten up yung mga outfits natin. Pag kunwari, usually mga plain, tapos printed yung ano natin. At talaga pinanindigan ko, hindi ko na sinagalit. Gamitin mo na yan. Sugin mo na yan dito. Diba? So marami pa actually kahit sa internet mag-log on lang kayo. Ang dami nyo pong matututunan na ways kung paano gagamitin itong ating scarf. Tapos, tipid pa sa budget, diba? Instead na bili-bili kayo ng mga accessories, eto lang ang gamitin nyo para mabuhay ang inyong mga outfit. That's right.
Happy morning! Ako po si Cheryl Cruz, isang happy mommy at founder ng Paper For Now. Ang Paper For Now ay isang livelihood project na sinimulan ko noong June 2012. Gumagamit kami ng mga recyclable materials at ginagawa naming mga bags, mga wine holders, mga laptop cases, mga iPad cases, at kung ano-ano pa. Bilang isang artist, no? Ako ay isang mga aawit, isang artista, sumasaya, kumakanta, ganyan, at nagsusulat ng mga kanta. Siguro, I wanted to learn a different kind of art. Which is, I guess, yung paglalala nga nitong mga papel na to. But who would know na isang ordinaryong papel can turn out into something really beautiful? Kakamustahin natin si Ms. Cheryl sa mismong paggawaan ng mga bags ng Paper For Now. At makikilala din natin ang ilan sa mga nanay na natutulungan nito. Cheryl, hello! Hi, LJ! Hi! Ano yan? Newspaper. Nagbibilot ako ngayon ng newspaper. Nirorolyo ko dito sa aming pambilot na stick. Ah, bilot. Para maging ganito. Ganyan. Ah, okay. Tapos para saan po 'yan? Anong ito yung ginagamit na material para gumawa ng bag for Paper For Now. Mga dyaryo, mga recycled newspapers, nakakagawa ng bags. Nakakagawa ng bags, yes. Okay. Paano yung na-discover itong yung paggawa nga nito? You said you nag-take kayo ng classes? Yes, I did. Okay. It was brought about by Undoy. Okay. Yung nangyari yung Undoy, I wanted to look for a class that would be fitting para sa kung ano man yung nangyayari sa ating bansa ngayon na makakatulong. So, Paper For Now is not only helping mothers, but it's also environmental friendly because we use paper nga, di ba, instead of plastic. So wala talaga kayong plastic sa material? Wala kaming plastics, but we actually combine them sometimes with other materials like fabrics. Okay. Ganon. Okay. And I could give you samples. I can show you the samples. Yes, can I see your product? Or? Ito yung mga sample products namin. The ones that we sell in SM Cultura sa Crafts for a Cause section. Oh, wow! So, ano talaga? So, if they wanna buy, dun sila bibili sa SM? Yes, wala yes. Kayo dito sa... Meron din. Okay. But we're more on orders talaga. Especially since we've been supplying na sa Crafts for a Cause sa Cultura for almost 3 years na. Ito yung mabenta sa Cultura na mga grocery bags. And the largest one can hold up to 5 kilos. Oh, wow. Yan. Okay. It's all made out of paper. At saka ito, no, paper din, paper twine ang material na gamit sa handles na nililimatch eh. At wala siyang lining sa loob. But it could hold up to 5 kilos. 5 kilos. Yes. Wow. Tapos, ito naman, meron kaming laptop na cases. Wow, yan. Pati laptop case. This one. And then, meron ding mga clutch bags. Yan. And may lining na siya dun sa loob. At siya yung gamit namin dito. Tapos nun, meron din kaming iPad. Ah, iPad na ano, na sling bag. Meron din siyang mga wine bags. But then, ito yung aming pinaka-first na ginawa. Meron kaming isang buong wine bag na mataas-taas na konti dyan. Ito ang mga natutulungan at nagagawa ng Paper For Now. Number one, tumutulong kami sa mga kababaihan at hindi lang kababaihan, kundi mga kalalakihan din na i-boost yung kanilang mga self-confidence at hindi lang yon na magkaroon sila ng allowance for their everyday needs. And then the second one na aming pinopromote ay ang maging environmentally friendly. That's why we make use of recyclable materials. Dinodonate lang sa amin. And then the third one na pinopromote din namin ay yung ating handicrafts dito sa Pilipinas. So we're promoting yung kagandahan ng mga handicrafts na gawa ng Pilipinas. Isa sa mga nanay na natutulungan ng Paper For Now ay si Aling Judith. 3 taon na siyang gumagawa ng mga bag na yari sa dyaryo. Ako po si Judith Labutap. Ang trabaho po ng aking asawa is tubero.
May tatlo po kong anak. Ang trabaho ko lang po sa bahay namin ay mag-asikaso ng aking mga anak, asawa ko. Pero kapag may time po ako, yung ginagawa ko pong paper now, yung bag po, malaking tulong po sa akin. Kapag gumagawa po ako sa isang araw, pag mabilis po kami, nakakatatlo po kami. Bali po ang ano nun is 105 lang po. Pero po sa isang linggo, pag nakaabot po kami ng mga 10, nasa 350 din po, kahit papaano meron. Ayun pong kinikita ko din po sa isang araw, malaking turong na rin po kasi pagkain po, alimbawa wala kaming bigas, naibibili ko po ng bigas yung 1 kilo, sapat na po sa amin hanggang hapon. May ulam pa po, may kunting baon pa yung mga anak ko. Nais ko pong magpasalamat sa Paper for Now, malaki pong halaga sa akin ito. Kaya po yung paper bag, yung mga mothers na gustong matuto, welcome po kayo na sumali din po kasi kahit papaano po, kikita po tayo. Susunod, ang pagiging happy mommy naman ni Ms. Cheryl ang ating pag-uusapan. Bilang isang single mom, masaya naman kasi wala masyadong problema ang iniisip pagdating sa personal na buhay, puro trabaho, and yung aking responsibilidad sa aking anak. Nandito tayo ngayon sa aking tahanan, kung saan makikita ninyo yung iba't ibang produkto ng Paper for Now. At ito yung mga produktong nanggagaling dun sa simbahan na nilalala, tinatahe, at dumidiretso sa Crafts for a Cause ng kultura. Bukod sa pagiging abala sa Paper for Now, busy rin si Cheryl sa pagiging happy mommy sa kanyang 13-year-old daughter na si Ashley. Happy mom ako kay Ashley kasi marami kaming na-enjoy na things gawin together, like swimming. We swim together, tapos noon we also like shopping together. Tapos ngayon, since malaki na siya, may mga clothes ako na mga shirts ko na natatypan niya at pinapahiram ko sa kanya. Para nga kaming barkada. Kasi mula sa makeup, mula sa mga iba't ibang klaseng hairstyles at saka music na pinakikinggan niya. Sikat ang pamilya Cruz sa mundo ng showbiz. Handa na kaya si Cheryl na maging isang artista rin ang kanyang daughter? Nasa dugo niya, eventually, siguro papunta na rin doon yung kanyang tadhana. But right now na minor pa siya, gusto ko talagang matapos niya yung kanyang pag-aaral. Iba na ang competition right now, no? It's very fierce sa showbiz. Hindi ka lang kailangan magkaroon ng magandang muka, marunong kumanta, marunong sumayaw, o maabilidad. Kailangan din may utak ka. Saan ka pupunta? Magpapakalayo ako. Alam ba ni Apollo na buntis ka? So, mas gustuhin ko na mag-concentrate muna siya sa kanyang studies. And eventually, kung gusto niyang mag-artista, that is na her own decision. And I will be supporting her. Bagamat nagkahiwalay sila Cheryl at ang dati nitong asawa for 12 years na si Norman Bustos, patuloy pa rin daw ang suportang ibinibigay nito sa kanilang anak. Since yung papa niya yung nagpapaharal sa kanya, she really needs to take it seriously kasi malayo yung kanyang ama at malaking pasalamat din at siya nagpapaaral sa anak namin kasi maswerte siya na may nagpapaaral sa kanya. Hindi katulad ng iba na after na mag-split ang mga magulang, parang wala na silang ginagawa to help up with the kids. Sa kabila ng pagiging isang single mommy, happy life pa rin daw si Cheryl. Bilang isang single mom, masaya naman kasi wala masyadong problema ang iniisip pagdating sa personal na buhay, puro trabaho, and yung aking responsibilidad sa aking anak. Para naman magkaroon ng happy life tulad niya, eto naman ang kanyang mga happy advice. Happy life, I always put God in the center of my life. That's why everything turns out to be positive. And I always remind my daughter to put God in the center of her life as well.
Talaga nga namang maraming paraan para makatulong sa kapwa. Kagaya ng ginawa ni Cheryl, bukod sa pag-aartista at pagiging isang ina, siya rin ay nagsisilbing tanglaw para sa mga nanay na natutulungan niya sa Paper for Now. Nakakatulong na sa kalikasan, nakakatulong pa sa buong pamilya. Mga girls, di ba? Nakakatawa. Ang dami nagme-message sa atin sa Facebook. Ayan, basahin natin ang isa sa mga sumulat sa atin. Si Miss Jeneline Cabahar. Ito yung message niya. Hi po sa inyong magagandang hosts. Palagi po ako nanonood ng inyong show. Hindi po kumpleto ang araw ko pag hindi ko kayo napapanood. Nakakatawa naman. Pwede pong pakigreet kami sa inyong show. Ako po si Jeneline Cabahar at pati na rin sa anak ko na si Prince Kenneth at ang aking asawa na si Kent Cabahar. Hello, hello Jeneline and Hi. Prince. Hi. And Kent of course. At mula sila, tiga ano sila? El Salvador wow. City sa CDO. Hello, wow. hello. Cagayan de Oro City, yes. represent! Yes. Hello naman dyan. For watching the show. At syempre, pati na rin yung mga galing na rin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Laki na! Mga mare, mga mommy, spread the good vibes, ha? Kaya kits tayo tomorrow, yes. mga magaganda at mga mahal naming mga miss. And of course, makibonding sa amin online dahil alam niyo mga misis, nakaabang talaga kami sa mga messages. Banger! Mas masaya talaga and loving a morning pag tayo magkakabonding. Ito ang ultimate happy place para happy wife, happy life! To you! I come here actually to look for enhancements para lang para lumago yung pera tsaka yung for happiness. Oh, ayan mga mommies, ganyan mga bayo ng noodles. Kaya nyo rin yan. It's very healthy for yun, yung mga anak ninyo kasi fresh talaga yung noodles nila. They don't use preservatives. Makakakain na rin tayo.